talk about the UAAP with our UAAP legends, syempre. So guys, simulan muna natin. La Salle Ateneo Rivalry. Ano ang pinaka namimiss nyo? Nakakamiss yung pagpapasok ka ng court, marinig mo yung drums ng school mo. Yun nakaka-goosebumps eh. As in, tsaka yung feeling na iba talaga pagka, alam niya yan, pag kalaban nyo kami, tapos kami, kalaban ko namin kayo, sa court ha, iba yung feeling kasi parang you're bringing the pride of your school. Alam mo naman parang na-inject na sa mga ano, mga puso namin, bawat isa na, pag La Salle Ateneo, big deal na game to, kailangan talagang well-focused ka, pag-handle mo mabuti, ganun. Yun yung nakaka-miss na feeling. Would you agree to that, Jia, na iba talaga pag Ateneo La Salle? Yeah, as in, lalo na pag ito yung kalaban mo. Bakit ano bang dala ng ano bang dala ng dalawang middle blockers na ito? Wala, kasi ako pag well, same for all the schools naman, pero pag Ateneo La Salle, yung pinaka na-enjoy ko other than yung ambiance, yung intense yung lahat ng fans and ramdam mo as in nanginginig yung katawan mo kasi naririnig mo lahat. Other than that, ang dami kong natututunan sa kanila. Sa kalaban namin. Through experience. True experience. Tsaka parang 4 years ko silang nakakalaban. Bakit ka tumatawa? Parang ako makatanda nung natututunan ako sa kanila. Hindi, totoo naman eh. Kasi they're a strong school. Yung program nila, we know, very solid with Coach Ramil, ganun. And they produce solid players. So, what other way to see it than to learn from one of the best, diba? Lalo na itong dalawang katabi namin. Na balik tayo sa kanila. Lalo tayo. Ang Mika, do you miss the La Salle swag that you bring inside the court? Actually, yung swag na yun, I think for yourself yun eh. Yung ako, yung sa akin, binuboost ko yung sarili ko. Not for everyone na mainis sila sa akin. Actually, matagal na siyang issue, so ayun, nire-remind ko lang sila. Ayun, for me, ganun lang talaga yun. Na gusto ko lang i-lift up yung sarili ko. Kasi yung crowd nga, sabi nga ni Ate Abby, nakakadala sila. Playing under pressure, yung sumisigaw, may nagbubuo sa'yo, may marami, sabay-sabay sila. So, parang instead na pakinggan mo sila, sarili mo na lang. Ilabas mo sarili mo. Kasi nga, sabi rin ni Coach Jamil na maglaro kayo sa loob ng court na kayo lang. Hindi ka pwede tumingin sa crowd kasi ma-out of focus ka eh. So for me, ayun lang, namimiss ko siya actually kasi ngayon bawal na eh. Sabi ng ref, tumalikod ka. So parang, okay, yellow card ka agad eh. Pero ngayon, I think ano naman, nakakamiss eh. Nakakamiss talaga. Eh, ikaw naman, Alyssa. Iba naman kasi yung atake mo nung grabe naman yung atake. Oo, smiling face. Nabubuisit ba kayo dun? Hindi. Hindi kami. Nakakasmile ko siya ng gano'n. So, ako sing, nga gano'n. To add to that, yung intensity kasi ng Ateneo La Salle game, or I think in the UAAP, sobrang taas talaga. And it's part of the game when you don't realize na you're celebrating na kasi pinaghirapan mo talaga to get a point eh. It's hard to get a point in volleyball. Uh-huh. So mag-react ka talaga in a way na parang hindi mo ina-expect na ganun ka pala mag-react. But I think hindi naman we can't just judge everyone kung ano yung mga ginagawa nila sa court. Kasi kung alam lang nila yung ginagawa ng mga atleta, during practices, ma-realize nila kung gaano kahirap yun. And to get that point, you really celebrate. But we girls have different ways. Pag nag-celebrate ka, kahit sobrang hina lang nung puntos mo, hindi lang ikaw nag-celebrate. Buong La Salle community, buong Ateneo community nag-celebrate with you. Wala kang choice. Oo. Alam niyo, magpumalo ka, tapos ganyan ka lang. Tas, so what are yung lahat ng hindi, I mean, girl, ha? Ano na? Look, hindi, parang ganyan ka lang. Tapos yung crowd ng Ateneo or Las, mawala doon. Parang masakap makipag-ano, makisabay. Relax lang, baka hindi kayo makasya sa frame. Going to UAAP Season 81, I'm sure. Ilang years? Siyang, huwag ka na maglalang. Mika, anong masasabi mo? Ito, punta muna tayo kay Mika. Ano masasabi mo dun sa performance ng La Salle Lady Spikers ngayon? Actually, konti pala yung games na napapanood ko nila. And yung rookie, si Jolina De La Cruz, tama ba? Tama. Masasabi ko, matapang yung bata. Matapang siya, may potential talaga and very talented. And this
batch talaga, very promising yung players. How about you, Gia? Recently ka lang nawala sa UAP. Kumusta naman ang masasabi yung performance ng Lady Eagles? Well, nakalaban din kasi namin sila before UAP started eh. So, nakalaban din namin sila sa PVL. So we've seen how they performed, lalo na pag nabuboost nila yung sarili nila as a team, tsaka pag nag-gel sila, nagkasabay-sabay laro nila talaga sa loob. Sobrang, overall, sobrang okay sila. I think, ano lang, yung gusto lang talaga gawin din ni Coach O for the team is ma-bring up yung confidence ng each player nila every game na madaanan nila. So, yun yung pinaka-focus nila ata ngayon. Sino sa mga players ngayon sa UAP ang nakikita niyong parang pareho ng laro nyo nung kayo ang nasa UAP? Let's start with... Cha. Ang ganda na pagpasa. Siguro si Cici Rondina. Kasi maliit din yung height niya. Ako maliit din yung height ko sa pagka-middle. Pero yung parang palaban niya na puso na kaya ko din maglaro ng kasing tangkad ng mas matatangkad sa akin. Yung palaban niya na yan. Tsaka yung kung paano siya mag-celebrate din sa core, di ba? Medyo may angas din yung bata niya kahit galon lang din yung height niya, no? So yun siguro. Sa way niya ng pag-handle ng sarili niya, na nagbe-beast mode siya and at the same time nakakapag-perform siya and provide sa team. Siguro yun yung nakikita ko sa kanya na parang similar sa akin. And Gia, para sa setter naman tayo. Marami, pero yung pinaka-napansin ko kasi recently nanood ako ng UAP game, eh iba talaga eh pagka nanonood ka ng live. Yeah. Tapos pinapanood ko si Mafe Galanza. Ay, hindi na sisi. Pero okay mag-serve. Akala ko, same as you. You see yourself in Mafe. Parang spiker ka ata eh. Pero parang rookie siya. Pero yung composure niya, parang ang tagal niya nang naglalaro. Tsaka kahit nadidikitan sila ng kalaban and everything, ang tapang pa rin niya, mapaserve man, kung kahit anuman pagawin sa kanya. Tsaka alam mo kung bakit sila parehas. Poker face lang sila. Yung parang wala akong pake. Parang ganun. Pero, as in, I see na nag-iisip talaga siya, pero hindi siya natataranta. And doon ako natutuwa na rookie ka, pero sobrang tapang ng puso mo. And doon ako sobrang, wow, okay to. For me, actually kasi, nung time ko talaga, aminado naman ako, hindi ako ganun ka, kasing galing ng mga batch ngayon. So, siguro sa team na lang ng DLSU, I think si Eduke, pero mas magaling siya eh. I mean, mas may galaw siya ngayon compared sa time ko nung kasing age ko siya. Yeah. And I'm very happy talaga na sobrang laki ng improvement niya ngayon. Kasi alam ko naman na matagal niyang inantay yung break na to. And pinapakita naman niya na deserving siya sa position na yun, na yun ngayon. Okay, so pwede ako, na bang balikan? Pwede bang mas bumaba ako, not in the UAP, but juniors UAP? Kasi I think yung body namin, pares, gusto mo hulaan niyo muna? Sige. Shades ba to? Hindi, I think si Angel kanino. Kasi same kami ng built ng body namin, not too big, not too tall, but very athletic and very long din. So, and ngayon she's really performing really well. Pero nung back in high school, hindi naman ako ganun kasing galing ni Angel. Di ba? Ang taas na ng level of competition nila. So, if you were to ask me, I think yun. So, I think that's like one generation na talaga. Yes, yeah, one generation. More than a generation. You are more than just athletes. May ganong stereotype eh, na pag athlete ka lang eh. May writer, merong entrepreneur, merong vlog-alag.